namatay na sila 100 million years, or 100 milyong taon bago pa nagkaroon ng mga dinosaurs sa mundo? Hello guys! Welcome back to our channel. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Ili, sa inyong manang plantita na feeling walking encyclopedia. Guys, sa video na ito, pag-uusapan natin ang halamang fern o halamang pako. Pero bago natin pag-usapan ang halamang fern, gusto ko munang batiin ang happy graduation ng aking nakababatang kapatid na si Faye Jennifer. At happy graduation na rin sa aking pamangkin na si Corinne, graduate sa senior high. And lastly, happy first birthday sa aking pamangkin na si Goy Goy. Shout out naman sa aking mga pamangkin na si Doray, Golib, Sabi, Tom at Julia at Chama. Shout out sa inyo, mga pamangkin ko, magpakabait kayo lagi ha. Gusto ko din magpasalamat sa mga Daddy Boy or aka Daddy Natics or sa mga ka-daddy natin dyan. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa ating munting channel. Kahit bago nyo lang ako nakilala sa YT community, binibigyan nyo pa rin sa akin ang inyong suporta. Maraming salamat sa inyo. Sa mga existing subscribers, thank you din sa inyo. Kaya, guys, kung kayo ay bago pa sa channel natin, huwag niyong kaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, at pakihita rin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong video uploads na kagaya nito. Okay, pag-usapan na natin ang bida sa araw nito, ang mga fern plants or ang pako. Kaninang umaga, guys, naglakad-lakad ako dito lang. Naglakad-lakad ako kasi gusto kong medyo mabawas-bawasan ng kaunti ang aking taba. So, naglakad-lakad ako ng kaunti at may nakita ako mga fern plants. Although, hindi ko naman alam ang mga identification nila, pero alam ko na fern plants sila. Kaya nagkaroon ako ng brilliant idea na yun ang gawin kong content today. Na isishare ko sa inyo, baka kasi meron ako curious sa inyo kung ano yung mga pako at kung ano ang uses nila at kung paano sila alagaan. Kaya gusto kong ishare sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa kanila. So silang pag-chichismisan natin today. Ang mga fern plants, guys, alam nyo ba na isa sila sa pinakamatandang halaman sa mundo kasi buhay na sila 100 million years or 100 milyong taon bago pa nagkaroon ng mga dinosaurs sa mundo? Yes, guys, ganun na sila katanda. At ba't pa naging uso ang mga flowering plants sa mundo? Buhay na ang ating mga fern. Ang mga fern plants, guys, ay sikat sa mga sinaunang tao, sa mga ninunungkato, o sa mga katutubo. Dahil sa naggagamit nila ito for healing. So mamaya pag-usapan natin yung part na yun. Pero bago yan, at ba ang kaibahan ng fern plants sa mga ibang halaman natin? Of course, guys, ang fern plants, meron din naman siyang dahon, meron siyang mga stems, at meron siyang mga ugat. Pero ang kaibahan niya sa ibang mga halaman ay, ang fern plants, hindi sila namumulaklak. At dahil hindi sila namumulaklak, hindi sila nakakapag-produce ng mga bulbs, ng mga seeds na kinakailangan sa propagation. So, kung hindi sila namumulaklak at hindi sila nagkakabilhi, paano sila nagpapropagate? Paano sila nagre-reproduce o nagpapadami? Guys, ang mga fern plants, nagre-reproduce sila sa pamamagitan ng sinasabing mga spores. So, kung halimbawa kayo ng mga fern plants dyan sa bahay niyo o may mga pako, silipin nyo yung ilalim ng dahon ng inyong mga fern plants, lalo na yung mga matured fern plants. May makikita kayo dyan mga dot or mga parang mga bilog dyan sa likod ng dahon. Yun ang mga spores. Yun ang ginagamit ng mga fern plants natin para sila ay mag-reproduce. Ngayon, ano bang nangyayari? Paano ba nagkakaroon ng mga baby fern plants? Ang nangyayari, yung mga spores ngayon, upon maturity, nahuhulog sila sa lupa at tumutubo sila. Pero ang itsura nila ng mga batang fern plant ay kakaiba kesa dun sa kanilang mother plant. I-check nyo kung may mga fern plants kayo dyan. I-check nyo yung likod ng dahon na yung mga fern plants. At makikita nyo yun, yung mga bilog-bilog na yun. So, yung mga bilog-bilog na yun, guys, sa likod ng dahon na yung fern plants, hindi yun sakit, ha. Yun ay spores nila at kailangan nila yun para sila magparami. Sabi ko kanina, ang fern plants ay ginagamit ng mga sinaunang tao sa medisina, di ba? Nilalawak nila ito sa gamot nila or ito mismo ang ipinanggagamot nila. Halimbawa, guys, dumaan kayo sa lugar na maraming mga halaman na kapag, kumbaga, kapag napadikit lang ang inyong balat ay nangangati kayo. Para mawala yung kating yun,
ang mga unang tao, ang ginagawa nila ay pinapahid nila sa parte na nangangati, yung spores mismo ng fern, nang pinapahid nila para mawala ang kanilang pangangati. Tapos, ginagamit din ang fern plant or ang pako sa pag, halimbawa kayo nasugatan, tapos dugo ng dugo, para maampat or mag-stop yung pagdurugo, nilalapatan din ng dahon ng fern plant. Tsaka guys, ang fern plant din pala, ginagamit din na panggamot dun sa mga taong nakagat ng mga ahas. So kagaya sa India, ginagawa nila to na panggamot sa makagat ng ahas. Ano ba ang sunlight requirement ng mga fern plant? Kailangan niya ay indirect sunlight kasi kung ilalagay niyo sila sa place na matatamaan sila ng direktang sunlight, ang mangyari sa kanila ay magiging crispy sila. Masusunog na kayo ng mga dahon kagaya nung nangyari sa mga fern plants. Nilagay ko sila sa place na direktang tama sa kanila. So, ngayon eh, medyo crispy ang kanilang dahon. Ano pa, recover ko muna sila. So, bawal sila sa direct sunlight. Kaya nilang mabuhay sa low light, kaya nilang mabuhay sa shaded area, pero hindi yung sobrang shaded naman. Now, pagdating naman sa soil preference nila, gustong-gusto nila yung compost soil ang gamitin or yung mga lupa na nakaka-retain ng moisture. Kasi ang mga fern plants, gustong-gusto nila na laging moist ang kanyang soil. Yun ang soil preference. Ang fern ay may symbolism din. May sinisimbolo din ito. Okay, ano ba mga symbolism ng or mga simbolismo ng fern? Now, ang fern guys, isa sa mga symbolism or sinisimbolo ng fern ay ang eternal youth. So, simbolo din ito ng good luck para sa mga bagong lovers or sa mga bagong magkarelasyon, bagong magsimirog. Ito ang symbolism ng fern para sa kanila ay good luck naman. Tapos, sa mga tubong Maori ng New Zealand, ang fern ay sumisimbolo sa bagong buhay at bagong pagsisimula. Yan naman ay sa mga katutubong Maori ng New Zealand. Sa mga Hapon naman, ang sinisimbolo ng fern ay family at pag-asa para sa susunod na mga generations. Ang fern plant ay sumisimbolo din sa humility or kababaang loob at sincerity or katapatan. So yun yung mga symbolism ng fern plant. May mga klase ng fern na nakakain, kagaya ng ostrich fern, nakakain yan. Now, kung may mga fern na nakakagamot at may mga fern na nakakakain, may mga fern din ba na nakakalason? Nakakalason sa tao, nakakalason sa pusa, aso, at iba pang mga hayop? Ano sa tingin nyo? Put your comment down below. Guys, next video natin, ating alamin kung merong mga klase ng fern na nakakalason. Okay? So guys, yan lang muna today. Maraming salamat sa panunood sa video na to. Sana may natutunan kayo. At don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the notification bell. At stay safe, stay at home, and don't forget to live, laugh, love. Bye!